Lubos na pinaniniwalaan ni Charity ang mga kasabihan ng mga matatanda na love at first sight. Yun bang kapag nakita mo siya sa unang pagkakataon, ay tila titigil ang mundo mo. Kakabog ang dibdib mo sa matinding kaba at makakalimutan mo daw ang iyong pangalan or kahit saan ka nakatira, sino ang mga magulang mo. As in, magkakaroon ka ng temporary Alzheimer's. Oh no! Bigla niyang nasapo ang bibig sa kahindik-hindik na pangyayari ng isang na love at first sight. Pero tatalab pa kaya sa kanya yon? Eh matanda na siya. Hindi naman sa uugod-ugod sa katandaan. Pero kasi 28 years old na siya at single pa rin since birth. Never been kissed, never been touched, ika nga ng iba. Di pa nga niya naramdamang kinilig. Paano nga ba yon? Bitter daw kasi siya nung college. Kaya walang makapanligaw sa kanya. Sa ngayon, hindi na rin niya iniisip na makakatagpo pa ng lalaking magbibigay sa kanya ng ganong pakiramdam. Aaminin niyang marami na siyang nakilalang lalaki. Sa bar, sa work, pero hindi pa niya nararamdaman ang magkaroon ng Alzheimer's pagkatapos makilala ang isang lalaki. Yun lang naman ang inaabangan niyang patunay na iyon na ang kanyang destiny kapag nastatwa siya sa harapan ng lalaki. Kaya lang, sa edad niyang ito ay hindi na siya umaasa sa ganong senaryo. Nang biglang tumigil ang bus na kanyang sinasakyan. Dahil dito ay bumalik sa realidad ang kanyang isipan. Nakasakay pala siya sa isang bus patungo sa isang isla na pagmamay-ari daw ng college friend ng kanyang ina, si Mr. Donald Valyezer. Wala kasing ibang ginawa ang mom niya, kundi ay ipagtabuyan siyang maghanap ng lalaking pwedeng magtanim ng punla sa uterus niya. Gusto na nitong mag-asawa siya. Ang kaso, walang lalaking nagpatulala sa kanya. Wala rin siyang balak mag-asawa sa edad niyang iyon. Wala rin naman kasing seseryoso sa kanya. Ayaw naman niya maging mamasang lang ng isang lalaki. Pero pinagbigyan niya na lamang ang kanyang 57 years old na ina dahil kaarawan nito bukas at isa lamang naman ang kahilingan ng ina. Iyon ay magbakasyon siya upang makahanap ng lalaking mamahalin at magmamahal sa kanya. Kaya eto, susubukan niyang maghanap ng true love niya. Magbabaka sakali sa lugar na iyon, hoping na meron. Manong, nandito na ba tayo? Tanong ni Charity sa conductor habang inaaninag ang lugar. Hindi kasi siya pamilyar doon at madilim na. Opo ma'am, saan po ba ang punta niyo? Magalang nitong tanong sa kanya. Nagmamadali niyang kinuha sa loob ng sling bag ang kanyang wallet. Nakaipit kasi roon ng papel kung saan nakasulat ang address na pupuntahan niya. Naku ma'am, kailangan niyo pa pong sumakay ng bangka. Problemadong sabi nito nang mabasa ang nakasulat na address sa papel. Ganun ba? Nasapo niya ang ulo dahil hindi naman niya inaasahan na malayo pala ang pupuntahan niya. Pahamak talaga ang kanyang ina. Niwala nga siyang kakilala sa lugar na iyon eh. May biyahe pa naman ngayon ma'am hanggang alas 9. Sumakay ho kayo ng tricycle patungo sa Pantalan at isang sakay lang ho patungo sa Isla Valyezer. Pagmamay-ari ho mismo ng Valyezer ang lugar, magpakilala lamang po kayo dahil hindi po pinahihintulutang pumasok sa pribadong lugar ang hindi taga roon. Sa sinabi ng konduktor ay nabuhayan siya ng loob. Alas 8 pa lamang iyon ng gabi at may natitira pa siyang isang oras. Isa pa, natawagan na marahil ng kanyang ina si Mr. Donald Valyezer. Salamat ho manong! Nagmamadali siyang bumaba ng bus. Sumakay kaagad patungo sa Pantalan. Pagdating, abot-abot ang kaba. Lalo at huling biyahe na pala iyon. Naiilang pa siya sa mga tao na tila ba ibang-iba ang tingin sa kanya. Mukha ba siyang alien? Pag hindi pa talaga siya nakahanap ng true love sa lugar na iyon, marahil ay siya na talaga ang pinakapangit na babae sa buong universe. Or kung wala man, ay baka maghanap na lamang siya ng magbibigay sa kanya ng anak para lang hindi masayang ang punta niya sa lugar na iyon. Paghinto ng bangka, isa-isa nang bumaba ang mga lulan. Nagpahuli naman siya upang magtanong sa isa sa mga pasahero papuntang Isla Valyezer at ang sabi nito ay kailangan pa niyang sumakay ng tricycle. Grabe naman pala ang layo ng islang pupuntahan niya. Nasa pinakadulo. Pero wala na siyang magagawa. Ayaw naman niya bumalik sa Maynila dahil 3 oras ang biyanahin niya sa bus. Wala na rin masasakyang bangka pabalik. Kaya napasubo na siya. Wala pang 1 oras ay nasa tapat na siya ng malaking gate. Binati ka agad siya ng isang gwardya. Kuya, anak ako ni Maria Lourdes del Asis. Nandyan ho ba si Mr. Donald Valyezer? Magalang niyang tanong.
Naku, ma'am. Nasa Amerika ho ang mag-asawang Valya, sir. Napamulagat siya sa sinabi nito. Wala ho dito si Mr. Donald Valya, sir. Pero ang sabi ho ng ma'am ko ay nandito siya. Frustrated siyang napatingin dito. Ang alam niya ay private place iyon at walang makakapasok kung walang imbitasyon. At lalong wala siyang ibang alam sa lugar na iyon. Saan naman kaya siya matutulog ngayong pagod na siya? Gusto niya na ring magpahinga. Pasensya ka na, ma'am. Kung wala ho kayong imbitasyon, hindi po kayong makakapasok sa isla. Kung gusto niyo ho, may katabi naman po itong resort. Pwede kayong magpahatid sa tricycle. May dumadaan pa naman. Anong sinabi mo? Manong, wala ho akong kilala rito. Hindi ako... Nagulat na lamang siya at nanlaki ang mga mata nang isara nito ang malaking gate kahit na hindi pa siya tapos magsalita. Ah, shit! Naibulalas na lamang niya. Hindi siya makapaniwalang iyon ang mangyayari sa kanya. Kasalanan ito ng mom niya. Napaka-desperado nitong makakuha siya ng lalaki. Wala siyang magawa na nagpara ng tricycle. Saan ho kayo, misis? Tanong ni Manong sa kanya. Irita niya itong tiningnan dahil tila na insulto siya. Excuse me ho, Manong. Hindi pa po ako misis. Miss ho ako, no? Nagawa niya pang magtaray sa kabila ng kalagayan. Ang sungit niyo naman. Magpara na lang ho kayo ng ibang tricycle kung meron pa kayong masasakyan. Sumimangot ang lalaki bago pinaharurot ang bulok nitong tricycle. Sa inis ay napamura siya ng 3 beses. Kasunod noon ay napasinghap nang maramdamang umuulan na pala. Mom! Nakakainis ka talaga! Sigaw niya sa inis at naghagilap ng masisilungan. Pero napakamalas niya sa gabing iyon dahil wala man lang kabahay-bahay ang lugar. Nagmamadali niyang pinara ang tricycle na paparating, ngunit hindi siya pinansin na nagtuloy-tuloy lamang sa pagtakbo. Halos mapaiyak na siya sa frustration na baka umagahin siya sa kalsada. Paano kung madaanan siya ng masamang tao at bigla na lamang siyang patayin? Napaawang na lang ang kanyang labi nang tuluyang bumuhos ang malakas na ulan. Wala pang 5 minuto ay basang-basa na siya. Kinuha niya ang jacket sa loob ng bag para itakip sa ulo. Subalit tulad niya ay nabasa din iyon. Kahit paano ay nabuhayan siya ng pag-asa na may dumating na tricycle at kusang huminto sa tapat niya. Ay, ining, gabing-gabi na. Eh bakit ba nasa kalye ka pa? Tila gulat na gulat ang may edad na lalaki pagkakita sa kanya. Hindi na siya nagdalang hiya na sabihin ang kanyang problema. Agad nitong isinakay ang bag niya sa kainihatid siya sa kabilang resort na sinasabi ng guard kanina. Nag-abot siya ng 1,000 bilang kabayaran sa kabutihang loob nito. Pero hindi yun tinanggap ni Manong dahil hindi naman daw ito namamasahero at napadaan lamang sa lugar na iyon. Gayunman ay nagpumilit pa rin siyang ibigay iyon dahil na rin sa kabutihang loob ng lalaki. Kundi dahil dito ay baka sa kalye siya natulog. Kahit papano ay siniswerte pa din siya. Tumuloy siya sa loob ng resort pero tila nadismaye siya nang wala man lang makitang tao. Sarado ang lahat ng cottage. Ang iba ay tumba na at parang hinayaan na lamang. Kinakabahan siyang nagpatuloy sa paglalakad sa gitna ng dilim. Mukhang sarado na ang resort na iyon at napabayaan na. Mabuti na nga lang at may nakita siyang liwanag ng ilaw sa pinakadulo ng resort. Kaya mabibilis ang hakbang niya nang may humablot sa braso niya. Daig pa niya ang naniga sa kinatatayuan nang pumulupot sa leeg niya ang malakas na braso ng kung sino. Naramdaman rin niya ang matalas na bagay sa kanyang tagiliran. Sino ka? At anong ginagawa mo sa lugar ko? Galit ang bariton ng boses ng isang lalaking mahigpit na nakakapit sa kanya. At dahil yakap siya nito, dama niya ang matigas nitong katawan at ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang mukha na nagbigay kilabot sa batok niya. Huwag mo akong patayin. Kung sino ka man, narito ako para mag-check-in. Sa takot ay nanginginig ang boses niya. Lumuwang ang pagkakahawak nito sa kanya at mabilis siyang nilayuan ng lalaki matapos siyang magsalita. Humarap ito sa kanya at inaninag ang mukha niya sa dilim. Di mo ba alam na sarado ng lugar na to? Di na kami tumatanggap ng kliyente rito. Nang masiguro nitong babae siya ay lumambot ang boses ng lalaki. Napagkamalan pa ata siyang magnanakaw kanina. Madilim ang kinaroroonan nila kaya hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito. Pero kita niyang napakatangkad ng lalaki na sa tansya niya ay hanggang balikat lamang siya. Magbabayad ho ako ng kahit magkano, kahit ngayong gabi lang. Galing ako sa resorts ng mga Valyeser, pero tinanggihan nila ako.
Galing pa ako ng Maynila at wala nang bangkang magbabiyahe pabalik ng Pantalan. Kaya kung hindi mo ako tatanggapin, ikakamatay ko. Pagmamakaawa niya, nilalamig siya dahil sa basang damit. Kaya marahil, nanginginig ang boses niya. Matagal na pinag-aralan ng lalaki ang sinabi niya bago umalis. Sumunod ka sa akin. Sabi nito bago nagpatiuna sa kanya. Naawa ito marahil, pero di na mahalaga kung bakit. Basta, ang alam niya ay hindi na siya matutulog sa kalye. Napangiti siya sa sinabi nito at agad hinila ang bag na sumunod sa lalaki. Thank you, Lord, for saving me! Bulong ni Charity. Inihatid siya ng lalaki sa isang cottage. Pasensya ka na. Tanging kama lang ang meron sa loob. Di na gumagana ang aircon, kaya buksan mo na lamang ang bintana para malamig. Binuksan nito ang pinto kasabay ang ilaw. Nagliwanag ang buong paligid. Kaya naman, nakita niya ang buong mukha nito. May matangos na ilong ang lalaki. Manipis na balbas na parang papatubo pa lang. Pero bumagay naman iyon sa lalaki. Nakahinga siya ng malalim. Mukha naman itong hindi masamang tao. Kaya magtitiwala na lang siya rito. As if may iba pa siyang choice. I am Charity Del Asis. Thank you, Mr. Nagtatanong ang matang tumingin siya sa lalaki matapos magpakilala. Naglahad pa siya ng kamay para makapag-shake hands. Leon, tipin nitong tugon na tiningnan lamang ang kamay niya pero hindi iyon inabot. Napahiya siyang ibinaba iyon. Titig na titig siya sa lalaki ngayon habang pinag-aaralan ang bawat angulo sa mukha nito at kinakapa sa sarili kung magkakaroon siya ng temporary Alzheimer's pagkakita rito. But still, kilala pa rin niya ang kanyang sarili ngayon, ang mom niya at kung saan siya nakatira. So ibig sabihin, hindi ito ang lalaking destiny niya. Wala sa islang iyon ang true love niya. Nagpakahira pa siya at mukhang masungit pa ang isang ito. Dahil dito ay napabuntong hininga siya sa pagod. Magpahinga ka na, Miss Del Asis. May buwan na kata. Agad itong tumalikod. Wait! Pigil niya sa lalaki, kaya napapihit ito pabalik. Nagugutom ako. Gusto ko sanang kumain. Saan ba may bukas na restaurant dito? Habol niyang tanong, nahihiya siya sa pang-aabala sa lalaki, pero kailangang malamnan ang kanyang tiyan. As I've told you, sarado na ang resort na to. Walang tagaluto rito, kaya ipagluluto na lamang kita pagkatapos mong magbihis. Katukin mo na lamang ako sa bahay. Diretsyohin mo lang ang hallway na to, sa dulo yung pinto ko. Walang ekspresyon ang mukha ng lalaki bago tumalikod. Thank you, Leon! Pahabol niya sa lalaki, pero hindi na siya nito pinansin. Pagtsatsagaan na lamang niya ang cold nitong pakikitungo sa kanya, kesa naman sa kalya siya matulog. Bukas, babalik na siya ng Maynila at lagot sa kanyang-kanyang ina. Nagawa niya pa itong sundan ng tingin. Ang astig kasi nitong maglakad, yun bang lalaking lalaki? Kaso, parang napakaseryoso ng mukha, hindi marunong umiti, suplado, at tila dagan ng buong mundo. Kasing lungkot ng mukha nito ang buong islang kinaroroonan. Nagkibit-balikat na lamang siya, saka nagmamadaling pumasok sa loob ng cottage. Inilabas niya agad ang lahat ng damit sa maleta upang maghagilap ng maisusuot. Mabuti na lamang at may natira pang tuyo sa pinakailalim ng maleta niya. Naligo agad siya matapos isampay malapit sa bintana ang nabasang damit. Babalik na din naman siya bukas sa Maynila, kaya sa bahay na lamang niya ito palalabhan sa maid. Nakasuot siya ng maluwang na white t-shirt at maong short na umabot lang sa gitna ng hita niya. Para lamang siyang nasa bahay. Presko kasi iyon sa kanyang pakiramdam. Paglabas niya ng cottage, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin. Napakasarap na hangin. Napayakap siya sa kanyang sarili na lumakad sa dilim patungo sa bahay ng lalaki. Nagugutom na talaga siya at hindi na siya magdadalang hiya pa. Hi! Nahihiyang bati niya sa lalaki nang mapagbuksan siya nito. Naghanda pa siya ng pinakamatamis na ngiti. Sandali siyang pinagmasdan ng lalaki matapos buksan ang pinto bago siya inanyayahan sa loob. Pasok ka. Walang kangiti-ngiti nitong saad at niluwagan ng pagkakabukas. Inilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng malawak na salang iyon. Akala nga niya ay simpleng cottage lang din ang sinasabi nitong pinto, pero malawak ang bahay na iyon at merong dalawang palapag. Habang inililibot niya ang paningin, napansin niya ang malaking wedding portrait na nasa dingding bago inilipat ang tingin sa lalaki. Kasal na pala si Leon, kaya naman pala hindi siya napatulala kanina dahil taken na ito. Pag nagkataon,
Magmumukha pa siyang kabit. Sumunod siya sa lalaki na batiyo na sa komedor. Hindi na siya nagdalang hiya na kumain na kaagad. Nakahain na kasi sa mesa ang pagkain at may plato na nakalagay roon. Sunod-sunod ang subo niya at hindi na lamang niya pinansin ang titig ni Leon. Siguro, iniisip nitong matakaw siya. Pero okay lang, wala naman siyang pakialam. Ang mahalaga, malagyan ng laman ang impis niyang tiyan. Dahan-dahan lang, di naman kita aagawan. Galit nitong saway, inabutan siya ni Leon ng isang basong tubig sa pag-aakalang mabilaukan siya. Kasi si Mom. Pagsisimula niya na makarecover sa gutom, bumagal na rin ang subo niya. Pinapunta niya ako sa Isla Vallecer to find true love. And you know what I found? Minalas lang ako. Inis na tono niya at pagkuhay uminom ng tubig. Sana'y nagpa-reserve ka sa Vallecer Hotel bago ka nagpunta rito. Narinig niya ang komento nito sa seryoso pa ring boses. Eh, malay ko ba? I don't even think that I would get into your place. Pero salamat, Leona. You're my savior. Palatak niya habang patuloy na kumakain. Saka nga lang niya napansin na siya lang ang kumakain at si Leon ay nakatitig lamang sa kanya. Siguro ay nag-dinner na ito kaya ganoon. Sarap na sarap lang naman siya sa niluto ng lalaki. Pwede nang pang first class restaurant ang menu nito. You're welcome. Matapos niyang kumain ay nagligpit kaagad ang lalaki. Pero nagdalang hiya naman siya kaya tinulungan niya ito. By the way, mag-isa ka lang ba rito? Nasaan yung pamilya mo? Pag-uusisa niya. Yung asawa mo. Dagdag pa niya. Hinuhugasan na noon ni Leon ang pinagkainan niya kaya nakita niya itong napahinto sa ginagawa. Kinabahan tuloy siya nang magsalubong ang kilay nito. Nakadama siya ng takot magtanong ulit. Wala na siya. Mapait at tipid nitong tugon kalaunan. I'm sorry. Nakagat niya ang kukod dahil sa inis sa sarili. Bakit ba ang daldal niya? Nasaktan niya patuloy ang lalaki. Pinakain na nga siya at lahat-lahat. Ikaw talaga, Charity. Bulong pa niya. Marahas namang napabuntong hininga ang lalaki sa sinabi niya. Pwede ka nang bumalik sa cottage mo. Pagtataboy nito sa kanya sa mabigat na boses na parabang ayaw na siyang kausap. Napatitig muna siya rito. Okay, pasensya ka na and thanks for the food. I love it. Saka siya tumalikod. Sinundan siya nito at pinagbukas ng pintuan. Dama niya rin ang mabigat na pagsara noon. Napabuntong hininga na lamang siyang muli. Saka nagtuloy sa madilim na hallway. Dapat pala ay di na siya nagtanong. Obvious naman na nag-iisa lamang ito sa buhay. Pero ano naman kaya ang nangyari dun sa asawa niya? Umuukil-kil na naman ang tanong na iyon sa utak niya. Nilingon niya ang bahay ng lalaki at nakapatay na noon ang ilaw. Baka natutulog na ito. Kaya nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Bago niya narating ang cottage na inuukupa ay napatingin siya sa malayong dagat. Naisipan niya magtungo muna sa gilid upang magpatunaw ng kinain. Sobrang nabusog naman ata siya. Bibihira siya makapagbakasyon sa ganoong kagandang lugar kaya sasamantalahin na niya. Tiyak pagbalik niya na Maynila ay back to normal ang lahat. Trabaho bahay na naman siya. Kaya ka tumatandang dalaga dahil wala kang panahon sa sarili mo. Naalala na naman niya ang kanyang ina. Simula nang mamatay ang dad niya at maiwan sa kanya ang company nito ay totoong busy siyang magpalago noon. Dati kasi ay wala siyang hilig sa negosyo noong nabubuhay pa ang ama, kaya lagi siya nitong napagsasabihan. Tumatak iyon sa kanyang isipan, kaya nang mawala ang ama, pinatunayan niya na nagkamali ito ng pagkakakilala sa kanya. Minsan talaga ay huli na natin maiisip kung anong dapat at tama nating gawin. Naupo siya sa gilid ng dalampasigan ng marating iyon at dinama ang buhangin. Parang nag-aanyaya rin ang tubig na maglunoy siya. May sumilay na ngiti sa labi niya sa isipang iyon. Bakit hindi? Bukas uuwi na siya sa Maynila, kaya gusto niyang maligo ngayong gabi. Tumayo na siya at naglakad patungo sa tubig. Ano bang ginagawa niya? Pabulong na tanong ni Leon sa sarili pagkakita sa babaeng lumulusong sa dagat. Parang nanunumbalik sa kanyang alaala ang asawa pagkakita sa babaeng unti-unting lumulusong sa dagat. Kakatapos lamang ng kasal nila ni Glessy noon nang maaksidente sila sa gitna ng karagatan. Malakas ang hangin at pabalik na sila ng resort nang di sinasadya ay mahulog ito mula sa sinasakyan nilang bangka. At dahil sa madilim, nahirapan siyang hanapin ito kaya hindi na umabot pa sa hospital ang kanyang asawa.
Gumuho ang mundo niya kasama ang kanilang mga pangarap ni Glessy. Nawalan rin siya ng ganang mabuhay. At kahit 2 taon ang nakalilipas, ay parang kahapon pa lamang iyon nangyari. Mabilis na tinakbo ni Leon ang pagitan ng dagat upang pigilan ang nababaliw na babae. Hindi ba nito alam na high tide na? At sa lakas ng hangin, ay pwede itong kainin ng alon papalayo. Nagulat naman si Charity na may humablot sa kanyang braso paahon sa dagat. Hindi pa nga siya noon nakakalangoy. Talingon na niya si Leon, nagalit na galit sa kanya. Pero bakit? Masama bang mag-night swimming? Hindi kaya ito galit dahil hindi pa siya nagbayad ng kinain niya kanina? O di kaya ay hindi siya nagbayad ng entrance? Ano bang ginagawa mo? Di mo ba alam na delikado sa dagat? Pwede kang mamatay sa ginagawa mo. Patulak siya nitong binitawan nang marating ang gilid ng dagat. Maliban sa galit nitong mga mata, ay nakita niya rin ang matindi nitong pag-aalala. You worried about me? Paninigurado niyang tanong. Eh hindi naman niya ito kaano-ano. Saka paano siya malulunod? Expert siya sa paglalangoy. Of course, nasa lugar kita. Kaya ayoko may babaeng mamatay rito. Sa sinabi nito ay napahagalpak siya ng tawa. Nalipasan ba ito ng gutom? Sino bang mag-iisip na mamamatay sa dagat? Maliban na lamang kung hindi marunong lumangoy. Nagsalubong ang kilay nito sa naging pagtawa niya. Alam mo, napakaseryoso mong tao, Leon. Paano naman akong mamamatay sa gilid ng dagat? Isa pa, marunong kaya akong lumangoy? Halos magkandaubo siya sa pagtawa habang sinasabi iyon. Natitigilan itong napatitig sa kanya ng matagal bago siya iniwan ng masamang tingin. Saka lamang siya natigil sa pagtawa na nakadama ng konsensya. Mukhang na-offend niya kasi ito, kaya hinabol niya ang lalaki at pinigilan sa braso. Wait lang! Sabi niya na humarang pa sa daanan nito. Tahimik lamang ang lalaking tinitigan siya. Look, I'm sorry. At thank you sa pag-aalala mo sa akin. For the first time, may lalaking nag-alala sa akin. Pwede ba tayo maging magkaibigan? Tanong niya na naglahad ng kamay. Nakita niya itong bumuntong hininga at napilitang inabot ang palad niya na agad namang binitawan. Pasambasa ka, magbihis ka na. Sabi nito sa kanya. Okay, pero hindi pa ako inaantok eh. Okay lang ba kung magkwentuhan muna tayo? Magbibihis lang ako. Hintayin mo ako rito ha. At para hindi na ito makatanggi, ay patakbo niyang tinungo ang kanyang cottage. Tahimik lamang niyang sinundan ng tanaw ang tumatakbong babae at tinatanong sa sarili kung bakit sa dinami-dami ng lugar na pwede nitong puntahan ay naligaw pa ito sa lugar niya. Hindi naman nagtagal ang babae at agad itong bumalik. Nakasuot na ito ng summer dress na umabot hanggang talampakan at tulad kanina, natitigilan siyang napatitig dito. Ano bang meron sa babaeng ito? Tara! Akin ito sa kamay niya at dinala na naman siya sa gilid ng dagat. Naupo ito sa buhangin at pahila din siyang iniupo. Sabi ko kanina, kapag hindi ko nahanap ang true love ko sa pupuntahan ko, okay lang. Basta magkakaroon naman ako ng anak. Sabi nito sa kanilingon siya, kaya napakunot noo siyang napatitig dito. Ikaw Leon, ikaw ang gusto kong magbigay sa akin noon. Walang gatol nitong saad. Alam niya na ngayon kung anong meron sa babaeng ito. Kabaliwan. Sa inis ay tumayo siya at iniwan ito. Sa dami ba naman ng pagtitripan, siya pa ang napili nito. Napaismid naman si Charity habang sinusundan ang tingin ng lalaki. Grabe. Kahit yun lang naman ang hinihingi niya ay ayaw pa. Ganun na ba talaga siya kapangit para tanggihan ng isang lalaki? Ayaw niya na sa earth. Tahimik na lang na bumalik si Charity sa kanyang cottage. Basta hindi siya uuwi na Maynila hanggat hindi siya natatamnan ng punla ni Leon. Kung bakit si Leon ang naisip niyang lalaking pwedeng magbigay sa kanya ng anak. Marahil, wala na siyang choice. Hindi na siya makakahanap pa ng true love. Wala na talaga siyang pag-asa. Anak na lang ang habol niya para naman kahit papano, matuwa naman ang kanyang mom. Mabigyan niya ng apo na magpapaligaya rito. At syempre, balang araw ay makakasama niya sa kanyang pagtanda. Nandito ka pa? Parang gulat na gulat ang reaksyon ni Leon pagkakita sa kanya sa umagang iyon. Pasado 9:00 na ng umaga, kaya naisipan niyang lumabas ng cottage para mag-breakfast. Good morning! Ngiti niya nang mabungaran ang lalaki. Patungo ito sa kanyang silid. Marahil, inaalam kong nakaalis na siya. Sinamaan siya nito ng tingin. Umalis ka na! Ayoko may kasamang baliw rito! Pagtataboy nito sa kanya,
Nawala bigla ang ngiti niya sa labi at nasaktan sa sinabi ng lalaki. Sa bagay, sino bang matinong babae ang nakaisip na magpaanak na lamang sa kung sino dyan? Pero hindi naman siya nababaliw. May rason naman siya kung bakit niya ginagawa iyon. Ang sungit mo naman. Pwede bang mag-smile ka kahit ngayon lang? Isa pa, aalis naman talaga ako kapag pinagbigyan mo ako ngayon. Walang pasakalya niyang saad, lalong sumama ang timpla ng mukha nito. Huwag ako, Charity. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Saka ano bang klaseng babae ka? Dumayo ka pa rito para lang magpabuntis at idadamay mo pa ako. Maraming lalaki sa Maynila. Bakit hindi ka maghanap ng lalaki roon? Mabigat ang boses nitong sabi. Naiinis na siya sa lalaki at naiinsulto sa sinasabi nito. Kahit anong sabihin mo, hindi magbabago ang isip ko, Leon. Pero bibigyan kita ng panahong pag-isipan ng offer ko. Pero hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinagbibigyan. Nakalukip-kip niyang usal. Naningkit naman ang mga mata nito sa galit na tiningnan siya. Pues, maligas ka rito. Ikaw na rin ang susuko at uuwi sa Maynila ng bigo. Pagkasabi nun na iniwan siya. Teka sandali, saan ka ba pupunta? Pwede ba mag-breakfast tayo? Nagugutom na kaya ako. Habol niyang sigaw sa lalaki. Maghanap ka ng pagkain mo. Inis nitong tugon saka nagpatuloy sa paglayo. Natitigilan siyang nakatayo at hinabol ng tingin ang perpektong katawan ng lalaki. Tama ka! Sa dinami-dami ng lalaki sa Maynila, bakit ikaw pang pinili ko? Nakakainis ka talaga, Leon! Gigil niyang bulong, saka siya nagtuloy sa bahay nito. Wala naman siyang ibang makakainan. Kung hindi siya nito ipagluluto, marunong siyang mag-prepare ng sarili niyang pagkain. Pumasok siya sa bahay ng lalaki na hindi na kumatok. Mukhang wala ito sa loob. Hindi niya tuloy maiwasang mapatingin sa wedding photo ni Leon at asawa nito. Pasensya ka na ha. Hihiramin ko lang naman ang asawa mo. Huwag ka sanang magagalit. Isang gabi lang naman eh. Pagkatapos ay sayo na siya ulit. Mukha siyang baliw na kinakausap ang babae sa photo. Pagkatapos ay nagtungo sa komedor at nagbukas ng ref upang maghanap ng pwedeng lutuin para sa almusal nila. Kung kagabi pinagluto siya nito, ngayon naman ay siya ang magluluto para rito. Baka kapag nagpakabait siya ay pagbigyan na siya ng lalaki. Ano bang ginagawa mo rito? Galit na tanong ng lalaki matapos siyang madatnan sa loob ng bahay nito. Pawis ang lalaki, tila galing sa exercise. Tamang-tama, nakaluto na ako. Kumain na tayo? Sabi niyang nakangiti na hindi pinansin ang pagsusuplado nito. Makuha niya lamang si Leon. Kahit kailan, hindi na niya ito gugustuhing makita pa. Hindi ito makapaniwalang napatingin sa kanya bago sinipat ang nakahain sa ibabaw ng mesa. Nagugutom na kasi ako kaya pinakialaman ko na yung kusina mo. Ngisi niya sa kalumapit sa lalaki at hinawakan ang braso nito saka hinila paupo sa harap ng mesa. Nakita niya itong napailing habang nagpapahid ng pawis sa mukha. Nasa expression pa rin ito ang pagkainis. Gayon man ay napilitan itong umupo at kumain. Hindi na lamang niya iyon binigyan ng pansin. Kailangan niyang pagtiyagaan ng lalaki hanggang sa pumayag ito. Masarap ba? Tanong niya rito na ang tinutukoy ay ang niluto niyang ulam. Pwede na. Bahagya lamang siya nitong sinulyapan na blanco ang expression sa mukha. Ngumiti lang siya at sinabayan ito sa pagkain. Matapos silang mag-almusal ay inaya niya itong ilibot siya ni Leon sa isla. Ayaw sana nito pero hinila na niya ang maarte at supladong lalaki. Bakit mo nga pala pinabayaan tong lugar? Sayang naman oh, ang ganda pa naman. Pag-uusisan niya sa lalaki habang naglalakad sila. Pilit itong lumalayo sa kanya at binabawi ang hawak niyang kamay. Pero dahil makulit siya, ay parang batang nangunyapit lalo sa braso nito sa kanginisihan ang lalaki. Bakit mo pa ito ginagawa, Charity? Di ka nakakatuwa. Sa halip na sagutin ang tanong niya ay sabi nito sa galit na boses. Ha? Ang alin? Painusenta niyang tanong. Ito! Paano kung isang taon hindi mo ako mapapahayag sa gusto mo? Ano bang gagawin mo? Gagahasain mo ko? Ganun ba? Sarkastiko ang tono nitong galit na nakatingin sa kanya. Napataas ang isang kilay niya. Grabe naman si Leon. Desperado lang siyang magkaanak. Pero di niya naman gagawin iyon. SPG ka naman? Siyempre hindi. Pero isang taon mo akong patitirahin ng libre dito. Pakakainin. At pagtsatsaga ng ugali ko. Saka doon ako titira sa bahay mo.
Ngiti niya na ikinanlaki ng mga mata nito. Napabuntong hininga din ito kalaunan. Charity, please. Don't do this to me. Di ko kayang gawin sa'yo ang gusto mo. Wala tayong relasyon at hindi kita mahal. Nakikiusap ang tinig ng lalaki nang sabihin iyon dahilan para masaktan siya. Nahinto siya sa paglalakad na napatingin dito at napabitaw sa lalaki. Pakiramdam niya, naninikip ang dibdib niya sa rejection. Wala naman akong sinabing gustuhin mo ko, Leon eh. Dahil hindi mangyayari yon. Pagkatapos nito, hindi mo na ako makikita, pangako. I no longer wish to get married. Only one child is enough to make me happy. Please, Leon. Halos maglumuhod na siya. Walang tugon na nakipagtitigan lamang ito sa kanya ng matagal bago siya iniwan ng walang tugon. Siguro ay mahal pa rin ito ang namayapang asawa kaya ayaw nitong makipag one night stand sa iba. Nakadama siya ng pag-init sa magkabila ang mata. Halos siya na nga itong nanliligaw kay Leon pero wala. Susuko na lang ba siya? Bumalik na lang kaya siya sa Maynila at sa bar na lang siya maghanap ng lalaki magbibigay ng anak sa kanya. O di kaya itawagan niya isa-isa ang mga kaklaseng lalaki noong college at magmakaawa na bigyan ng isang anak. Napailing siya, lalong naninikip ang dibdib niya sa laman ng kanyang isip. Bumalik na lamang siya sa kanyang cottage sa kanag-impake. Hindi na lamang niya pipilitin si Leon kung ayaw nito. Napakabait pa naman ito sa kanya. Matapos mag-impake ay naligo na siya sa kanagbihis. Bit-bit ang maleta na kinatok ang bahay ni Leon para magpaalam. Hi! Ngiti niya nang bumungad ito. Tila nagulat ang lalaki pagkakita sa ayos niya. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Uuwi na ako ng Maynila. Siguro tama ka. Doon na lamang ako maghahanap ng lalaki magbibigay sa akin ng anak. Salamat Leon sa lahat ah. Masaya akong nakarating sa lugar mo. Ang ganda rito. Di ko makakalimutan. Mag-iingat ka ha. Bye. Saka siya tumalikod na hindi na hinitay pa ang sagot nito. Natitigilan naman si Leon habang nakatitig sa dalagang papalayo at marahan siyang nagbuga ng hangin nang makitang malayo na ito ng halos 3 di pamula sa kanya. Mukhang hindi ito nagbibiro. Hindi niya alam kung maiinis sa sinabi nitong tila nangungonsensya. Okay, fine. Pumapayag na ako. Pahabol niya ang sigaw bilang pagsuko. Hindi niya kasi nagustuhan ang sinabi nitong maghahanap ng kusino na lamang. May mabigat sa dibdib niyang isipin na baka paglaruan lang ito ng kung sino. Tingin niya ay ganoon kadesperada ang babae sa bagay na iyon. Sa sinabi niya ay napalingon ito sa gawin niya na may mga ngiti sa labi at nagningning ang mga mata. Binitawan ito ang hawak na travel bag at pa slow motion na tumakbo pabalik sa kanya. Nagulat na lamang siya nang takbuhin siya nito ng yakap at napasigok matapos lumapat ang labi nito sa labi niya. Siniil lang naman siya nito ng halik. Ano bang ginagawa mo? Tulak niya rito sa pagkagulat. Nag-angat ito ng mukha. Ano pa? E di hinahalikan ka? Di ba pumayag ka na? Masayang tanong nito habang nakapangunyapit sa leeg niya. Pumayag na nga ako, pero di ko sinabi ngayon na. Inis niyang saad na patuloy tinatanggal ang kamay nito sa kanya. Namula bigla ang pisngi ni Charity na lumayo sa lalaki upang tunguhin ang kanyang bag. Nakagat pa niya ang hintuturo sa sobrang hiya. Bakit ba na-excite siyang gawin ang bagay na iyon? Nagmamadali siyang nanakbo pabalik sa cottage na ikinubli ang mukha sa lalaki. Ay, ano ba yung nagawa ko? Nakakahiya! Tili niya nang maisara ang pinto. Nanghihina pa siyang napasandal sa pintuan. Gabi na nang makarinig si Charity ng katok sa pintuan. Di niya kasi magawang lumabas ng silid at nahihiya siya kay Leon sa sobrang excited niya kanina. Napatayo siya mula sa kama upang silipin ang nasa labas. Ganong alam niyang si Leon iyon. Bakit? Tanong niya na hindi binubuksan ang pinto. Walang tugon na patuloy itong kumakatok. Bakit nga? Kaya napilitan siyang buksan ang pinto pero nakatalikod ang lalaki. Ano bang drama yan? Wala ka bang bala kumain? Tanong nito sa naiinis na boses. Unti-unti siyang nag-angat ng paningin kaya nagtama ang kanilang mga mata. Magkasalubong ang mga kilay nito at nakaawang ng bahagya ang mapulang labi na tila nag-aanyayang halika na naman niya. Doon kasi napagawi ang kanyang mata kaya muli na naman niyang naalala ang kalokohang ginawa kanina. Ano kasi? Naihiya ako sa nagawa ko kanina. Di makatingin niyang pag-amin dito.
Pagkatapos mong ipagduldulan ng sarili mo sa akin, ngayon ka pa nahiya. Iiling-iling ito. Napangiwi siya sa narinig. Oo nga naman. Bakit ba siya nakadama ng hiya sa ginawa niya kanina? It's just a kiss. A simple kiss. Wala lang yun kumpara sa worst thing na nasa utak niya ngayon. Akala niya kasi ganoon lang kadali. Tatablan din pala siya ng hiya. Halika na. Pahilan na siya nitong inilabas sa kanyang silid. Hawak ang kanan niyang kamay. Doon siya napatingin dahil parang may kakaibang kuryenteng gumapang sa kanya. Nakakapaso. Ayoko! Pahilan niyang pinawi ang kamay na ikinalingon ito. Anong ayaw mo? Naguguluhan itong tanong. Wag na nating gawin. Nagbago na yung isip ko. Balisa niyang saad. Humarap ito sa kanya at namewang bago siya tinitigan. Sinundo kita dito para ayain kumain ng hapunan, Charity. Huwag kang mag-overthink. Hindi ko ginagalaw ang babaeng hindi ko mahal. Saway pa nito sa kanya matapos siyang tingnan at hinila na siyang muli sa kamay at this time, ayaw na nitong bitawan iyon. Natigilan siyang napatitig sa lalaki hanggang sa marating nila ang bahay nito. Ibig sabihin, kailangan niya pang maghintay na mahalin siya bago nito turukan. E kailan pa yun? Kapag expired na ang matres niya? Pagdating sa bahay, nakita niyang may masarap na pagkain na kahain sa mesa. Dahil dito ay kumalam ang kanyang sikmura at nawala ang hiya sa lalaki, saka mabilis na nilantakan ang pagkaing naroon. Sinabayan naman siya ni Leon sa pagkain. Luluwas ako bukas ng bayan. Wala nang stock sa ref. Pwede kang sumama kung... Sasama ako! Putol niya sa sasabihin ito. Ayaw naman niya magpaiwan sa isla na mag-isa. Okay, isa pa. Tutalay mag-isa lang naman ako dito. Dito ka na sa bahay magstay. Sabi ni Leon sa dalaga. 2 taon ang nakalipas simula nang mawala ang kanyang asawa. Siguro, panahon na para turuan niya ang damdaming magmahal ng iba para naman hindi na rin siya nahihirapan. Alam niyang kung nasaan man si Glessy ay mauunawaan siya nito. Napaawang naman ang labi ni Charity sa pagkagulat. As in, magsasama sila sa iisang bubong ni Leon. Tila nawala siya sa sarili ng mapatitig dito. Talaga bang seryoso na ito sa pagpayag sa hinihingi niya? Wala nang bawian. Kaya after natin kumain, pwede mo nang dalhin dito ang mga gamit mo. Ipaparenovate ko ang mga cottage next week. Baka buksan ko na ulit itong resort. At dahil pumayag na si Leon, it means magkakaanak na siya sa wakas. At syempre, mabibigyan na niya ng kaligayahan ng kanyang mom. Hindi masasayang ang panahong ipinunta niya sa lugar na iyon. Tiyak, matutuwa ang kanyang ina pag nalaman nito ang tungkol sa pagkakaroon ng apo. Nakikinig ka ba sa akin, Charity? Mahinang tinampal ni Leon ang pisngi niya, kaya naibalik siya sa huwisyo. May sinasabi pala ito? May sinasabi ka ba? Napakurap niyang tanong. Iiling-iling na lamang ang lalaki. Sa susunod, huwag ka nang magpapalipas ng gutom. Masama ang epekto sa'yo. Kumain ka na. Tugon ito, napaismid na lamang siya. Ano ba kasi yung sinasabi mo? Makulit niyang tanong. Ayan, kainin mo. Masungit siya nitong sinubuan ng Shanghai, kaya hindi na siya nakaimik ng inuya na lamang iyon. Ang sweet mo pala pag galit ka. Nakanguso siya habang umunguya. Hindi ito kumibo, pero nakita niyang umarko ang dulo ng labi nito. Basta yung pakiramdam ng maglapat ang labi nila kanina ay hindi niya pa makalimutan. Bumabalik-balik yun sa alaala niya sa tuwing mapapatingin siya sa lips ni Leon. Kaya agad niyang binawi ang tingin sa lalaki, saka nag-focus na lamang sa pagkain. Katulad nga ng sinabi ni Leon kanina, pagkatapos nilang kumain ay sinamahan siya nitong kunin ang mga gamit niya sa cottage. Inihatid pa siya nito hanggang sa silid. Magpahinga ka na dahil maaga tayo bukas. Pagkakasabi nito ay sinaran na ni Leon ang pintuan. Inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng silid, mas malawak kaysa sa kwarto niya sa Maynila. At halatang magiging komportable siya sa pagtulog ngayong gabi, lalo na at katabi lamang niya ang kwarto ni Leon. Napangiti siya ng lihim nang may maruming pumasok sa utak niya. Kailangan niya maghintay kung kailan siya tuturukan ni Leon. Ayaw niya naman itong pilitin para lang makuha ang gusto. Baka mamaya, magbago pa ang isip nito at umuwi siyang walang punla sa matres niya. Inayos na lamang niya ang mga damit sa closet, saka naglinis ng katawan sa banyo at natulog na. Kinabukasan, maaga pa silang lumakad ni Leon upang tunguhin ang sinasabi nitong bayan upang mamili. Sumakay sila ng bangka patawid sa dagat. Habang nasa bangka,
Naramdaman niyang ipinatong na Leon sa balikat niyang suot nitong jacket. Masyadong malamig, baka sipunin ka. Paliwanag nito nang mapatingin siya sa gawin ng lalaki. Malamig pa rin eh, yakapin mo na lang kaya ako. Ginitian niya ang lalaki nang sabihin iyon na tila naglalambing. Sinadya niya pang sumandal sa lalaki at inirapan ang babaeng nakaupo sa tapat nila na kanina pa nakatingin kay Leon. Panay pa ang ngiti nito sa lalaki. Mabuti na lang talaga at hard to get itong kasama niya at hindi malang sinusulyapan ang makating babae sa tapat nila. Gusto niyang ipabatid sa babae na take na si Leon. Mukhang aagawan pa ata siya. Napilitan siyang akbayan ito na umusod pa ng konti papalapit sa kanya. Inayos din ito ang pagkakasuot ng makapal na jacket. Saka na pairap ang babae sa tapat nila at iniiwas ang tingin. Ha, akala mo ha? Bulong na lamang niya na nangingiti. Pagdating nila sa bayan, tumuloy sila sa supermarket. Kumuha kagad siya ng cart para bang na-excite siya sa gustong bilhin. Gusto ko nito! Pagpapaalam niya sa lalaki bago inilagay sa cart ang isang galong ice cream. Tumango ito bilang pagpayag, kaya napangiti siya at tuwang-tuwa. Eto pa! Dagdag niya na pinulot ang isang box ng chocolate. Pumayag ito, kaya humirit pa siya ng isa. Masyado ka mahilig sa sweets, di yan maganda sa katawan. Saway nito sa kanya. Eh ikaw, ano ba yung hilig mong kainin? Pag-uusisa niya. Kahit na ano, wag lang matamis. Tugon nito. Kaya pala suplado ka dahil wala kang asukal sa katawan. Irap niya rito bago iniwan at nagtungo sa kabilang side upang maghanap ng iba pang magugustuhan. Pero hinila siya nito at dinala sa meat section. Kumuha ito ng tatlong styro ng marinated chicken and pork chops, grilled beef at kung ano-ano pa. Hindi na siya nag-suggest pa dahil halata lamang mas alam ni Leon ang kakailanganin nila sa bahay. Basta natagpuan na lamang niya ang sariling pinagmamasdan niya ito. 2 oras silang namili sa supermarket bago nag-ayang kumain ng lalaki sa labas. Iniwan na lang muna nila ang mga pinamili sa baggages area. Na-enjoy naman niya ang masarap na food na in-order ni Leon para sa kanya. Or maybe, nag-enjoy siyang kasama si Leon kumain. Past 12 na nakabalik sila sa isla at napansin niya may mga lalaking nasa loob ng resort. Binati ka agad ng mga ito si Leon at itinaboy na muna siyang mauna ng lalaki sa loob ng bahay. Naiwan itong kausap ang tatlong lalaki. Sino mga yon, Leon? Tanong niya sa lalaki pagpasok nito sa loob ng bahay. Saktong nag-aayos na siya ng mga pinamili. Yung isa ay si Engineer Singkaw, college friend ko. Tipid nitong tugon na tinulungan siya sa pag-aayos ng mga pinamili. Eh bakit naman sila nandito? Pag-uusisa pa niya. Naisip kong iparenovate itong isla. Nasabi ko na to sa'yo kagabi. Kaso mukhang ang lalim ng iniisip mo. Talaga? Bigla siyang na-excite na ipaparenovate nito ang isla. Nanghihinayang kasi siya sa ganda. Alam mo bang pinamana sa akin to ni Lolo? Kaso napabayaan ko na mawala si Glessy. Dito kami nagstay for honeymoon. At dito rin siya nawala. Nang mamatay si Glessy, kasamang namatay ang puso ko. Di ko alam kung paano pa mabuhay. But for now, unti-unti ko nang natatanggap ang mga nangyari. Mahabang saad nito, nahinto siya sa ginagawa na makita ang mapait ng ngiti nito. For the first time, nakita niya itong ngumiti, ngiting pilit at nasasaktan. Pasensya ka na ha, tumanda lang ako ng ganito pero di pa ako nagmahal. Kaya hindi talaga ako makarelate. Tanging na itugon na lamang niya, muli itong sumeryoso na napakunot ang noo pa. Tumanda? Pag-usal nitong nagtatanong. Yeah, 28 years old na kasi ako. No boyfriend since birth. Ikaw nga yung first kiss ko eh. Nahihiya niya pang pag-amin. Napakurap ito. You're 28, but you're acting like 16? Pang-iinsulto nito sa kanya na itinuloy ang ginagawang pagsilid ng mga pinamiling grocery sa cabinet. Inirapan niya ito. Eh ikaw, ilang taon ka na? Kunwari ay tanong niya. Bakit mo naman itanong? Kunot noon itong nilingon siya. Eh ano namang masama? Suko lang namang malaman ah. Sige na please. Nagtantalizing eyes pa siya nang tumingin dito. Hulaan mo. Sabi na lamang nitong may pa-suspense. Nag-isip siya. 30? Patol niya namang tanong dito. Dahil dito ay narinig niya itong mahinang tumawa. Tawa na nanuot sa kalamnan niya. As in, sa ilang araw niya sa isla, ngayon lamang niya ito narinig tumawa.
Mabilis siyang lumapit at hinawakan ng magkabila ang pisngi nito at namamanghang tumitig sa lalaki. Sa ginawa niya ay napakunot noo tuloy ito. Tama bang narinig ko? Tumawa ka, Leon? Nagniningning ang mga mata niyang tanong. At ano naman kung tumawa ako? May masama ba? Kunot noo pa rin itong tanong. Sa tuwa niya ay nayakap niya si Leon at pagkuhan ay binitawan ito at nagtatalon. Yes! Tumatawa na si Leon! Yes! Napanganga naman si Leon sa inasal ni Charity dahil sa paggagulat. Saka siya napailing at pinagpatuloy ang ginagawa. Crazy woman! Bulong na lamang niya. 4 na buwan ang lumipas, makikitang maayos na muli ang resort. Nanumbalik ang dating aura noon at sa araw na iyon, ang kauna-unahang pagbubukas, simula ng mapabayaan ni Leon. Kaya makikitang maraming tao na nag-aabang para sa opening. 1, 2, 3! Sabay-sabay na nagbilang ang mga naroon upang putulin ni Leon ang ribbon. Nang matapos ay kumuro ng palakpakan at dahil opening ay free ang entrance, bata or matanda, at libre ang pagkain sa restaurant. Naroon lahat ng mga kaibigan at kaklase ni Leon na nakilala niya na rin. May mga asawa at anak na ang mga ito, kaya kung todo tudyo ang lahat sa kanilang dalawa ng lalaki. Habang siya ay napapangiwi lang, wala naman kasi silang relasyon ni Leon at inaantay niya lang talaga ang isang bagay na gusto niya makuha mula rito at babalik na siya sa Maynila. Miss na niya ang ina. Hindi nga niya alam kung ibibigay pa nga ba ni Leon sa kanya ang bagay na gusto niya makuha o hindi na. Naiinip na kasi siya sa paghihintay sa loob ng 4 na buwan. Pasado 11 ng gabi, nakikita niya pang nagiinuman pa rin si na Leon kasama ang mga kaklase at kaibigan nito sa labas. Malalim na ang gabi kaya nakadama na siya ng antok. Marami namang tauhan sa resort ang lalaki, kaya maraming mag-aasikaso rito kapag nalasing ito. Nagpa siya na lamang siyang mauna ng matulog. Pasado 2:00 ng madaling araw, nang marinig niya ang mahinang katok. Si Leon ang nabungaran niya sa labas ng pintuan. Hindi naman siguro ito naligaw ng silid. Ginitian siya ng lalaki. Ngiting madalas niya nang makita dito. Kasama iyon sa pagbabago ng lalaki. Charity, alam mo bang sobrang saya ko ngayon? Pagpasok nito ay tanong sa kanya. Narinig niya ding isinara nito ang pintuan at naramdamang niyakap siya. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko, Charity. Narinig niyang emotional ang boses ni Leon. Kailangan ba paglasing ay nagdadrama ka? Kausap niya sa lalaki. Sa totoo lang kasi ay inaantok pa siya. May 3 oras pa lang kasi simula nang makaidlip siya. Hindi ito sumagot. Pero kumalas sa pagkakayakap sa kanya at tinitigan siya nito. Titig na pakiramdam niya ay tumatago sa suot niyang pantulog. Nag-init ang magkabila ang pisngi niya. Tulala at para naman siyang tangang sinasalubong ang titig nito. Namumungay ang mga mata ni Leon kaya pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang antok niya sa mga sandaling iyon habang nakatitig sa mata ng lalaki. I love you, Charity. Bulong pa nito na hinawakan siya sa magkabila ang pisngi. At napasinghap siya at nalaki ang mga mata nang kasabay nito ay siilin siya ng maalab na halik sa labi. Pakiramdam tuloy niya ay maiihi siya. Honestly, hindi niya alam ang magiging reaction sa sinabi nito. Mahal siya ni Leon. May nagmamahal na sa kanya. As in, hindi na siya magiging matandang dalaga. Hindi na siya tatanda mag-isa. Gusto niya maglupasay sa tuwa. Kaya itinulak niya ito upang tanungin. Gusto niya lang makasiguro at baka prank lamang iyon. Totoo ba, Leon? Mahal mo ko? Tanong niyang hindi makapaniwala. Naiyak pa nga siya sa sobrang kaligayahan at parang may kumikiliti sa kanyang pakiramdam. Yes, Charity. I love you. Sagot nito sa lasing na boses. Lasing na lasing. Halos pumikit na nga ito. Napangiwi siya. Oo nga pala. Lasing si Leon. Malamang, hindi nito maaalala bukas ang pinagsasasabi sa kanya. Nagulat na lamang siya nang muli nitong siilin ng halik sa labi. I love you, Charity. Sa kabila ng paghalik nito, ay bulong ng lalaki sa kanya. At shit, lalapangin na yata siya nito dahil pinakialaman na ng lalaki ang pantulog niya. Leon, sandali, pwede bang gawin natin to kapag matino na ang isip mo? Pigil niya sa kamay nitong gumagapang pababa sa hita niya. Pero hindi na niya iyon mapigilan nang ibinaba ng lalaki ang maliit niyang saplot at dinaman ng palad nito ang kasalanan niya.
Hindi man sinasadya, may munting ingay na kumakawala sa lalamunan niya bilang reaksyon sa ginagawa nito sa kanya. Nagmamadali na siya nitong dinala sa ibabaw ng kama, kasabay ng pagdagan sa kanya ng mabigat itong katawan at lalo pa siyang siniil ng maalab na halik sa labi. Oh no! Ito na yun! Bulong ng utak niya habang pinaliliguan siya ng halik ni Leon. Pananabik tuloy ang sunod niyang nararamdaman habang dinadama ang nakakaliyong halik at haplos nito. Kaya naman, malaya siyang nagparaya at tinugon ang halik ng lalaki. Sa wakas, magaganap na. Ma'am Charity! Bulalas ng maid nila pagkakita sa kanya saktong pagbukas ng gate. Nandiyan ba si Ma'am? Nakangiti niyang tanong bago pumasok sa loob ng bahay. Wala ho Ma'am, nasa office ho. Alam niya ba ngayon ang balik niyo rito? Pag-uusisan itong nakangiti. Hindi ko nasabi sa kanya. Naupo siya sa couch pagdating sa sala, saka hinubad ang suot na sandals. Pagkatapos, saka pumanhik sa pangalawang palapag ng bahay kung saan naroon ang kanyang silid. Ma'am, kakain ho ba kayo? Kasunod niya ang maid na siyang may dala ng kanyang travel bag. Umiling naman siya, saka kinuha ang kanyang malet at pumasok sa kanyang silid. Nakangiti niyang inilibot ang kanyang paningin sa kanyang na-miss na kwarto. Sa wakas, nakabalik na rin siyang may punla sa kanyang matres at excited na siyang mabuntis, manganak at makita ang kanyang baby. Hinaplos pa niya ang kanyang impis na tiyan. Ganoon siya ka-excited na lumaki kaagad iyon. Dahil dito ay bigla niyang naalala si Leon. May sinabi kasi ito sa kanya kagabi pero mabilis niyang iwinaksi iyon sa kanyang isipan. Imposible! Nasabi lamang nito yun sa kalasingan. Paano naman siya nito mamahalin? Basta pagkagising niya kaninang umaga sa resort, ay umalis siyang walang paalam kay Leon habang natutulog pa ang lalaki. At wala na siyang balak pang bumalik. Nakuha na niya ang kailangan niya mula rito, kaya hindi na niya kailangan ng lalaki. Back to normal na muli ang buhay niya. Ang pagkakaiba lang, masayang masaya siya ngayon. Hi Mom! Masaya niyang bati sa ina ng sagutin ang tawag niya. Oh, sweetheart, you're back! Parang dalaga lang natili ng kanyang ina sa kabilang linya. Yes, Mom, you're right! I'm back! And guess what? Pambibiti niya sa sinabi. What? Excited ito. Success, Mom! May punla na sa matres ko! Magkakaapo na kayo! Masayang pagbabalita niya. What? You mean, nahanap mo na ang true love mo sa Isla Vallecer? Masayang tanong nito. Napataas ang kilay niya na mabanggit nito ang Isla Vallecer. No, Mom. It's a long story. Kaya mamaya ako na ikakwento sa'yo pag uwi mo. I miss you, Mom. Paglalambing pa niya. Okay, sweetie. I miss you also. Magpahinga ka muna. I know pagod ka sa biyahe. May meeting lang akong pupuntahan. Pagkasabi nun ng ina, ibinaba na ni Charity ang cellphone. Saka siya naglinis ng katawan at natulog. Pinuyat siya sa masarap at nakakangilong pakiramdam ni Leon kagabi, kaya magpapahinga muna siya. Kailangan niya ng mahabang pahinga. Habang sa mga oras na iyon ay ibinibili ni Leon sa mga tauhan niya sa resort ang gagawin habang wala siya. Susundan niya si Charity sa Maynila. Kailangan itong panagutan sa kanya ang ginawa nila kagabi. Akala siguro nito, pagkatapos ng nangyari, ay hahayaan niya pa itong mawala sa kanya. Ang lakas ng loob nitong umalis ng walang paalam. Hahalughugin niya ang buong kamay nilaan para mahanap lamang ang babaeng mahal niya. Pagkalipas lamang ng isang buwan ay nagsimula ng mag-craving si Charity. Kaya naman, nag-half day siya sa office at nagpasama sa kanyang OB-GYN. At hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala. Nagdadalang tao siya. Congratulations, Mrs. You're pregnant. Sabi ng doktor na nag-atima sa kanya. Mabilis siyang napabaling ng tingin sa katabing ina. Narinig mo yun, Mom? Muntis ako. Magkakaapo na kayo. Sa sobrang tuwa ay napayakap siya rito. Ganon din ito sa kanya na tuwang-tuwa. Habang ang doktor ay nakangiti lamang sa kanila ng kanyang ina, maya-maya ay binigyan siya ng vitamins para sa kanyang baby at masaya silang nagpaalam rito. Ano kaya kung magbakasyon tayo sa state at doon ako manganak? Matagal-tagal na rin nung huli tayo magbakasyon kina Tita Joanne. Habang abala sa pagmamaneho ang kanyang ina pabalik sa office, ay deklara niya, "It's up to you, sweetie. It's your choice. Pero ang concern ko,
Nakausap mo na ba yung ama ng bata? Pag-uusisan ito sa kanya. Kumunot ang kanyang noo. Bakit naman napasali sa usapan nila si Leon? Di na kailangan, Mom. Wala naman kaming feelings para sa isa't isa. Hindi siya ang true love ko. Di ko kasi na-feel yung na-statwa ko sa una namin pagkikita. Parang wala lang. Kibit balikat niya. Anak, ang true love ay nade-develop yan. What if sa tagal ng magkasama kayo sa isla, eh mahal ka na niya? Hindi mo ba siya namimiss? Baling nitong pag-uusisa sa kanya, ang tinutukoy marahil ay si Leon. Napakunot noo siya. Noong ikwento kasi niya sa ina ang buong pangyayari sa kanila ni Leon, pakiramdam niya ay nag-assume ang kanyang ina na may lalaki pang magmamahal sa kanya na kahit sa sarili niya ay hindi siya sigurado. It's useless even if I miss him. I know how much he loves her wife. Saka diba nga sabi ko sa inyo, Mom, masaya na ako sa anak. I don't need a man to love me. Katwira niya. Okay then, ikaw ang bahala. Kung interesado sa'yo ang lalaking yon, he might do everything to find you. Panapos na sabi ng kanyang ina at seryoso nang nagmaneho. Thank you, Mom. Paglalambing niya, matamis ang kanyang ngiti ng balingan nito. Tatlong araw pa ang lumipas bago na isaayos ang kailangan niya sa pag-alis. Nagpaiwan na lamang ang kanyang ina dahil walang mag-aasikaso sa negosyo nila. Wala rin naman siyang balak magtagal sa ibang bansa at baka pagkatapos niyang manganak ay bumalik din siya ng Pilipinas o depende kung kailan niya gustong umuwi. Suportado naman siya ng kanyang ina sa lahat ng gustuhin niya. Ma'am, nandyan na po ang taxi maghahatid sa iyo sa airport. Pagbukas niya ng pintuan ay bumungad sa kanya ang nakangiting maid. Okay. Ngiti niya rito sa kapahilan ng dinala ang bag pababa ng hagdan. Agad nito yung kinuha. Sa kainalalayan din siya pababa ng hagdan. Hindi na siya maihahatid ng ina sa airport dahil nasa office na ito. Ma'am, mag-iingat po kayo ha. Matapos ilagay ng maid ang kanyang mga bagahe sa likuran ng taxi, ay inalalayan na siya nitong sumakay. Bye, Ma'am. Sabay kaway. Okay, bye. Kinawayan pa niya ito. Kalaunan ay umarangkada na ang taxing sinasakyan. Tahimik niyang kinuha ang cellphone sa kanyang bag at tinawagan ang kanyang tita Joanne. Inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Hi, tita! Bati niya kaagad nang iangat nito ang kabilang linya. Oh, hi, Charity, iha! Nasaan ka na? I was so excited to see you, my niece! Masaya ang boses ng kanyang tiyahin. Napangiti siya. Don't worry, tita. Ilang oras na lang ho at nandyan na ako. Papunta na ako sa airport. Masayang tugon niya. Well, that's good. Sayang talaga't hindi kasama ang mom mo. I also miss her. Parang nagtatampo ang boses nito. You know naman my mom, tita. Hindi niya maiwan ang negosyo. Take care, iha, okay? Ngumiti siya. Yes, tita. Bye. Sabi na lamang niya. Nang maibaba nito ang linya, ay saka lamang niya ibinalik ang cellphone sa kanyang bag. Huminga siya ng malalim, saka sumandal ng maayos sa headboard ng taxi. Isinuot niya ang shades, saka itinutok sa labas ang paningin. Napakura pa siya nang mapansing iba ang daang tinutumbok ng taxing sinasakyan. Hindi iyon patungo sa airport. Naalarma siyang napatingin sa tahimik na driver na nagmamaneho, saka naka-face mask ito, naka-shades din at may suot na cap. Dahil dito ay natatakpan ng mukha ng lalaki. Excuse me, Manong. Mali po yung daan nyo. Can you stop the car? Hysterical niyang utos sa driver. Baka mamaya ay modus iyon ang magnanakaw. Walang tugon mula rito, kaya muli siyang nagsalita. Pwede pakihinto ng sasakyan kung hindi nyo naiintindihan ang sinasabi ko. Inis niyang bulyaw sa driver. Hindi ito nakakatuwa. Pero nanatiling bingi ang lalaki. Nakadama siya ng takot, kaya nagmamadali niya tinawagan ng kanyang ina. Mom, answer the phone please! Takot na boses ni Charity ang narinig ni Leon, kaya napatingin siya sa view mirror. At talagang balak siya nitong takasan. Mabuti na lamang at naabutan niya pa ang babae. Pagkarating niya sa Maynila noon galing sa isla, ay nag-check-in kaagad siya sa isang hotel. Hinanap niya sa social media ang buong pangalan ni Charity, pero wala itong social media account. Sa tuwing magsesearch siya ng pangalan nito, ay Maria Lourdes de Assis ang lumalabas. Inisip niyang tutal ay kaapilyedo iyon ni Charity, ay baka may connection ito sa babae. Inistalk niya ang ginang
at tumambad sa kanya ang lahat ng photo ni Charity kasama ito sa lahat ng event. Saka lang niya nalaman na ito pala ang ina ng babae. Maliban sa magkamukha ang dalawa, ay nasa caption lahat ng patunay na anak nga nito ang dalaga. Sinubukan niyang mag-message sa ginang pero ni isa ay walang sagot. Kahit tawag ay wala rin. Ilang beses siyang nagpunta sa company ng ginang para makausap ito. Pero tanging secretary lamang ang nakakausap niya. Hanggat wala daw siyang appointment kay Mrs. Dalasis, hindi niya ito makakaharap. Hindi rin nagbigay ng personal information ang secretary nito tungkol sa pamilya at baka masama siyang tao. Sa sobrang pangungulit nga niya, ay napagkamala na siyang obsessed sa ginang. Kaya naman sinabi niya sa secretary nito na boyfriend siya ni Charity kahit na nagsisinungaling siya. Never niya kasing niligawan ng babae. Ngayon lamang niya napagtanto na mahal niya ito at di niya kayang mawala sa kanya. After 3 days, sa wakas ay nakausap niya na rin ang mom nito na halos tumagal ng isang buwan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon na sinabi ang nararamdaman para sa anak nito at nang makaawang pagbigyan siya ng pagkakataong makausap si Charity. Doon niya nalaman na buntis si Charity at siguro naman siya ang ama ng dinadala nito. Kaya eto, pipigilan niya ang babae sa pag-alis. Come on, Mom! Answer the phone! Muli ay narinig niya kay Charity na halatang takot. Hindi naman niya gustong ma-stress ang babae, lalo at buntis ito, kaya nagtanggal siya ng mask at shades. Abala pa rin ito sa cellphone, kaya nagsalita na siya. Magsusumbong ka sa mom mo? Paano ba yan? Alam na niya magkasama tayo. Kita niyang napatingin ito sa gawin niyang nanlaki ang mga mata. Marahil, nakilala ng babae ang boses niya. Leon? Patanong iyon na nagningning ang mga mata. Padukwang pangsinilip ang mukha niya. Ikaw nga! Manghang-mangha ito na makilala siya. Ako nga! Tugon niya matapos ihinto ang taxi sa tabi at nilingon niya ito. Sa tingin mo ay hahayaan pa kitang lumayo? Naiinis niyang tanong. Nawala ang ngiti nito sa labi. Saka bumaba ng taxi. Nagmamadali din siyang bumaba sa pag-aakalang tatakasan siya nito pero lumapit ito sa kanya. Bakit ka nga ba nandito? At kailan ka pa naging taxi driver? Tawang-tawa ito sa itsura niya. Mukhang hindi siya sineseryoso ng babaeng ito at naiinis siya. Isang buwang halos mabaliw siya sa kakahanap. Makita lang ito at eto, muntik nang makaalis ang babae. Hindi nito alam kung paano siya natakot na mawala ito sa kanya tulad kung paano nawala si Glessy noon. Mag-usap tayo, Charity. Hinawakan niya ito sa kamay at inalalayang sumakay ng taxi. Alis 9 ang flight ko, Leon. I'm getting late. Pukaw nito sa kanya. Hindi ka aalis, Charity. Mabilis niyang tugon. Ha? At bakit? Mataray nitong tanong. Hindi na siya nag-abala pang sagutin ang tanong nito. Mas lalo niyang binilisan ang takbo ng sasakyan. Okay, fine. Ano bang pag-uusapan natin? Tanong ni Charity sa lalaki nang huminto sa tahimik na lugar ang minamaneho nitong taxi. Pinasadahan pa niya ito ng tingin at gusto niyang matawa sa Biyernes Santo nitong mukha. Pero sa halip na sumagot ang lalaki, ay malalaki ang hakbang nitong nilapitan siya at mahigpit na niyakap. Mahal kita, Charity. Mahal ko kayo ng anak ko. Please, huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iiwan. Nakikiusap nitong usal. Ano daw? Hysterical na tanong ng isip niya. Tuloy, pakiramdam niya sa mga sandaling iyon ay sobrang ganda niya. Hindi na naituloy ni Charity ang pag-alis papuntang Amerika dahil kay Leon, hindi kasi siya pinayagan ng lalaki. Binigyan niya rin ito ng chance na manligaw sa kanya. Isang bagay na hindi pa niya nararanasan sa tanang buhay niya. Kaya naman, Ma'am, may bisita po kayong gwapo. Nakangiti ang nag-iisa nilang maid nang mabungaran niya ito. At alam niyang si Leon iyon dahil tinawagan siya ng binata kanina na sa labas sila kakain sa gabing iyon. Bihis na rin siya at kanina pa niya pinagmamasdan ang sariling reflection sa harap ng salamin at tinatanong kung paano at bakit humantong sila sa ligawan ni Leon. Masaya naman siyang kasama ang lalaki. Kaso nga lang, hindi pa siya na love at first sight rito. Iniisip niya na hindi si Leon ang lalaking true love niya. Pero ngayon, iba na ang nararamdaman niya kapag kaharap niya si Leon. Parang kinikiliti ang pakiramdam niya at napapatitig siya sa mukha nito nang walang kakurap-kurap.
Mukha ba akong pagkain? Nakakunot noo si Leo ng masulyapan siyang titig na titig dito. Nasa Italian restaurant na sila dahil doon nila napagkasundo ang kumain. Ang kaso, wala naman siyang ganang kumain. Pakiramdam niya ay busog na siyang titigan ito habang kumakain. Tama ang maid nila na napakagwapo ni Leon ngayon. Bakit parang ngayon lamang niya yata napansin yon sa tagal nilang magkasama ni Leon sa isla? Wala na ang manipis nitong balbas sa mukha at tila ba ang linis nitong tingnan ngayon at parang gusto niyang damhin ang pisngi nito. Sa sinabi nito ay napatikhim siya at nag-iwas ng tingin. Bakit mo nga pala ako mahal? Dahil ba virgin mo ako nakuha? Tanong niya na nag-flip ng hair at nagpa-cute sa lalaki. Hindi ito makapaniwala sa sinabi niya nang titigan siya nito at napakurap-kurap naman siya. Hindi ko alam, Charity. Pwede ba yung wala kang dahilan? Nakanguso niyang tanong. Wala akong alam na rason. Basta nagising na lamang ako isang umaga na hinahanap-hanap kita. Yung ekspresyon ng mukha mong yan. Gustong-gusto ko nagpapa-cute ka sa akin. Namimiss ko yung kakulitan mo. Ngiti nito, kaya umarko ang puso niya at naramdaman niya rin ang pagsipa ng kung ano sa sikmura niya. Kinikilig siya na ngayon lamang niya yata naramdaman. Okay, naniniwala na ako. Tugon niya. Kung ganon, kumain ka na. Baka malusaw ako sa titig mo. Pagkasabi noon ay sinubuan siya nito. Sa muli ay kinikilig na naman siyang ibinuka ang bibig. Ganon palang pakiramdam nang may lalaki nag-aalaga at nagmamahal sa'yo. Sana naman ay hindi na mauntog pa si Leon nang hindi na ito magbago sa kanya. Pagkatapos nilang kumain ay nag-aya pa itong mamasyal sila habang ikinikweto ng lalaki kung paano siya nito natagpuan sa pamamagitan ng kanyang ina. Kaya pala gustong gusto ng kanyang mommy, nagkausapin muna niya ang ama ng kanyang anak bago siya umalis dahil nakilala na pala nito si Leon. Paano nga pala kung hindi mo ako naabutan? Ano bang gagawin mo? Tanong niya sa lalaki. Pareho sila nakatayo sa tabi ng kotse. Nakasandal ng bahagya si Leon at nakatitig sa kanya. Susundan kita sa Amerika. Tanging tugon nito. Eh paano pala kung hindi mo alam kung nasan ako? Makulit niya pang tanong na para bang sinusukat niya kung hanggang saan nga ba ang kaya nitong gawin para sa kanya. Tila napagod itong sagutin ang tanong niya kaya kinabig na siya nito at isinandal sa gilid ng kotse. Itinuko nito ang dalawang braso sa bawat gilid niya bago siya tinitigan. Napatitig naman siya sa lalaking kinakabahan. Kahit saan ka pumunta, Charity, susundan at hahanapin kita. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nakikita. Mahal na mahal kita, okay? Napalunok siya nang maramdamang siniil siya nito ng halik. Idinikit nito ang katawan sa kanya, kaya lumukob ang init sa pagitan nila. Lunod na lunod siya sa matamis nitong halik na hindi niya namalayang napayakap na siya sa lalaki. Naramdaman niyang lalo pa siya nitong hinalikan, kaya ayaw na niyang matapos pa ang mga sandaling iyon. Pareho sila hingal ng pakawalan nito ang labi niya. Please, Charity, marry me. Pagkasabi niyon ay lumuhod sa kanyang harapan ng lalaki. May kinuha itong maliit na box sa bulsa at tumambad sa kanya ang kumikinang na bato ng singsing matapos itong buksan ang box sa harap niya. Singsing? Bulalas niya, napatakip ng bibig. Yes, marry me please. Gusto ko na kayong makasama ng anak ko. Ikaw ang gusto kong makita bago ako matulog at pagising ko. Please say yes. Pagsusumamo ni Leon, may namuong luha sa kanyang mga mata at hindi niya ine-expect iyon. Teka lang, Leon. Hindi ako prepared. Paano ba to? Balisa niyang tanong habang naluluha. Sa wakas, hindi na siya mangangarap na magkaroon ng true love. Ito na yon. Just say yes, Charity. Please. Pagmamakaawa ni Leon, tumangutang una lamang siya dahil hindi na siya makapagsalita pa sa saya. Sa totoo lang kasi, hindi pa niya nasasagot ang lalaki sa panliligaw nito. Pero eto, kasal na agad ang hinihingi sa kanya. Pero sino ba naman siya para magpakipot? Kaya naman, yes, Leon, magpapakasal ako sa'yo. Mabilis niyang inilahad ang kamay sa kanito isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Pagkatapos, tumayo at niyakap siya. Mahigpit na mahigpit. Really, anak? Nag-propose na sa'yo si Leon? Tili ng kanyang inabilang reaksyon. Umaga iyon at sabay silang nag-aalmusal sa veranda
nang maisipan niyang sabihin ang nangyari sa first date nila ni Leon kagabi. Nauwi kasi sa proposed ang sana panliligaw pa lamang nito at bilang ama ito ng anak niya ay hindi na siya nagpakipot pa. Napairap siya sa reaction ng ina. Paano ba kasi? Parang mas kinilig pa ito kaysa sa kanya. Tingin niya tuloy sa mom niya ay nagdadalaga. Pero hindi niya maiwasang maging emotional. Alam mo, mom, hindi ako makapaniwala na darating ang araw na may lalaki magpo-propose sa akin, na magkakaroon ako ng true love. Salamat kasi pinilit mo ako magtungo sa Isla Vallecer. At kahit medyo malas ang nangyari, pero natagpuan ko naman ang true love ko doon. Pahayag niya sa ina na hinto ito sa pagsubo sa katinitigan siya. Anak, hindi hinahanap ang true love. Kusang dumarating iyon nang hindi natin inaasahan. Nakangiting saad nito. Naalala ko tuloy ang dad mo. Ganyan din kami. Hindi namin inaasahan na makikilala namin ang isa't isa at pareho kami ma-in love. Masaya pang dagdag nito. Hanggang sa mabaling sa masayang nakaraan ng parents niya ang topic nila at dahil dito, lalo niyang napagtanto na lahat tayo ay may nakatakda para sa atin na siyang makakasama natin habang buhay. Lumipas pa ang 3 linggo ay ginanap na ang kanilang kasal ni Leon sa isla. Doon na rin siya nanirahan kasama ang lalaking mahal niya na pinahintulutan naman ng kanyang ina at madalas naman nila itong pasyalan ni Leon sa Maynila para naman makita nito at makasama ang kanilang anak. Or di kaya, ang mami niya ang pumupunta sa isla upang magbakasyon katulad na lang sa araw na iyon. Nakita niya naghahabulan ang mom niya at ang 3 years old nilang baby girl ni Leon. Same pa ng color ang bathing suit ang suot ng dalawa. Habang sila naman ni Leon ay pareho nakatanaw sa maglola habang nakaakbay sa kanyang isang kamay nito. Parang kailan lang na nakita kitang nakangiwing inilalabas ang anak natin. But look at her now. Sabi ni Leon at tumatawa. Nahawa naman siya at tumawa na rin. Humilig pa siya sa dibdib ng asawa at kinintalan pa siya nito ng halik sa noo. Ang sarap pala ng pakiramdam kapag kasama mo ang buong mong pamilya. Masaya at tila wala na siyang mahihiling pa.